Yes guys, welcome back to my channel. At ngayong araw na to ay gagawa tayo, makikita nyo yung pinto doon sa likod. Walang pansarado, wala pa siyang door. So hamba lang ang nakalagay. So ang gagawa natin, pinapagawa ni madam ng pinto. So dahil nga po pang kwarto, ang gagawin natin pong sukat na size ay yung standard size na, at saka yung nakalagay na hamba na doon ay yung 70 by 210 cm. Ito yung ating kahoy na gagamitin. Bali, ito ay palo China. Binili ko ito sa hardware. Ayan, ang haba niya ay cheese. At advice ko lang, kung bibili po kayo, siguraduhin nyo na tuwid or diretso, kasi po minsan ang binibigay ay hindi. At sa bandang huli po, i-breakdown na lang natin mamaya yung total cost ng DIY natin. Ito yung ating marine plywood. Ayan. Guys, at tamang-tama naman ang ating paggagawa dahil walang kuryente, brown out dito sa atin. So, yan ngayon, mano-mano tayo. So, maganda din naman ngayon mano-mano or yung lagari na manual ang gagamitin natin. Ito. Itong ating pinaka-matagal na lagari. Panahon pa ni kopong-kopong yung lagari natin. So, yan, umpisahan natin. Ang ating gagamitin, syempre yung lagari, lapis, metro, stickwell, squala. Ito yung finishing nail na uno. Tapos, ito naman yung finishing nail na din na detress. So, let's do this. At sukatin na natin. Ang haba po ng frame ng pinto ay 210 cm. So, markahan lang natin yan. At ito naman pong lapad ng pinto ay 70 cm. Kaso, sinukat natin yung mismong i-installan nito, ang pinakahamba po ay 70 na sakto. So, kung 70 pa rin ang kukuhanin nating sukat, ay masikip siya pag nilagay natin. Kaya, para sakto. Gagawin natin dito, dahil 70 nga sakto yung hamba, gagawin natin 69.5. At matapos markahan po, kung hanggang saan natin puputulin, ay gamitan natin ang eskwala para tuwid siya pagka tayo ay nag-cut. Markahan lang natin ganyan. At ito pong niyarkahan natin ito ay pang gitna or yung pang brace sa gitna. Tapos itong 45 degrees na to ay ito naman ang ating pang frame. So yan, markahan lang natin gamit ang eskwala. After mamarkahan, ito po atin ang putulin. At ito po, matapos na nating ikat ang lahat ng pang-frame natin. So, ang gagawin natin ay umpisahan nating i-assemble. Una, gamitan muna natin ng stickwell, lagyan, para makapit na makapit at dikit na dikit bago natin sundan ng pako na detress yung finishing nail po magkabila ng frame. At ito ating gamitan ng eskwala, sukatin natin kung eskwalado ba ang mga kantuhan. Gawin lang natin ito sa lahat ng kanto. Lagyan ng stickwell bago tapos pakuan, eskwala. So, ulit-ulitin natin hanggang matapos natin itong apat na sulok. At huwag po natin kalimutan na sukatin uli yung lapad. I-double check kung same size pa rin ating ginagawa. At ito po, tapos na natin yung mga kantuhan. Ang susunod po naman natin ay lalagyan natin ng brace sa gitna. So, sukatan muna natin.
Bali, tatlong brace po ang ating ilalagay niya sa gitna, kaya sukat tayo ng magkakaparehas. At pagkatapos po nating sukatan, ikabit na natin itong ating pinaka-brace. So, ayan. At huwag po natin kalimutan na lagyan ng stick wheel para dikit na dikit bago natin ipako or ipix yan. Ituloy-tuloy lang natin hanggang sa matapos natin yung tatlong brace. At ito po, tapos na ating frame lahat, naikrabit na natin, pati yung mga brace. So, ang gagawin natin po ay plywood naman. Ang gagawin natin dito ay susukatin na natin mismo yung plywood sa frame para walang labis. At na saktong-sakto, gamitan lang po natin ang lapis. Ayan. Or ballpen, kung anumang pangmarkang meron kayo, bago natin putulin or lagarin ang plywood. Matapos putulin ay lihahin po natin yung mga kantuhan ng pinaglagarian ng plywood, mga edge, para po mawala yung mga excess or mga maging makinis. At lagyan natin ng stick wheel ang pinaka-frame bago natin ilagay ang plywood or itapal. So para po dikit na dikit. And make sure po na pantay yung ating pagkakalapat tapos sakapakuan ng mga isang gilid lang muna, isang side, para po hindi siya gumalaw. Tapos saka isunod natin yung mga lahat na, yung gitna, yung lahat ng gilid. At yun po, natapos na natin yung isang side. Ayan. Guys, gumawa tayo ng isang maliit na marine na plywood. So, mas maganda sana kung meron dito. Lagyan mo sana ng papaganon para sa doorknob. Ang doorknob ay matigas ang pagkakapitan. So, pwede naman to kasi matigas tong marine na to. Okay lang. So, gawin natin. Lagyan natin ng stick well para may dagdag na pampatigas. Kung gusto nyo naman kahoy, lagyan nyo lang mo pa ganun. Tapos yan, para may suporta siya. Pero kung matagal na din to, matagal na matibay to. Yan. Dagdagan pa natin. Diyan lang sa mga gilid. Tapos, lagyan natin dito sa pagkakabitan ng doorknob. At gawin nyo din po ito sa isang side, dun sa kabila. So, same lang ang gawin nyo sa paglalagay ng cover nitong tulad ng ginawa natin kanina. Yung minarkahan yung isang plywood. So, yan na. Ikabit na natin. Siya nga po pala, ito yung pinagpakuan natin kanina ng brace sa gitna. So, ngayon, gumamit po kayo ng kahoy or matuwid na kahoy para mag-connect doon sa kabilang side. Markahan nyo ng tuwid para hindi sa pagpapako, hindi kayo maligaw. O, yan. Kahit anong, ballpen, lapis,
Yan, lagyan nyo lang, markahan nyo lang siya. At sa spacing naman po na mga pagpapako ng plywood, so lagyan nyo lang 3-4 inches, mga ganyan. Basta tansyahin nyo, limitan nyo lang para hindi siya bumuka yung plywood. At ito po, tapos na natin i-assemble. Ngayon naman ay dadalhin natin doon sa pinakahamba, sa pinto na mismo, isusukat natin kung sakto. So ayan, at isukat na po natin ang ating ginawang pinto, kung sakto talaga, kung kakasya ba. Yan, lagyan lang natin yung chinelas. Yun! Oh, di ba? Sakto. Oh, ito po. Tama-tama lang ang ating gawa. Walang labis, walang kulang. Oh. So, lalagyan lang ng bisagra dito. At ito po yung total na ating nagasto sa ating DIY. 1,450 pesos. Lahat-lahat. Wala pong kaso kahit siya hinakadampal man dito. Hindi yung iba kasi yung old school. Ay binabasyadahan itong kanto. Yan. Tapos saka ito para same size lang ng kahoy. Yung so wala naman pong kaso kung ganito nga makapal dahil ito naman pong doorknob ay na-adjust. So wala pa naman tong dos ang sukat, 'di ba? Sinukat na natin. O ito na-adjust naman ito. Ayun.